Masarap na umaga, mga katakbong chicks. So, eto na nga. On the way tayo nga sa Batangas, pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Please subscribe sa my YouTube channel. Makikita nyo dyan. Just click the bell, sabi nga nila. At syempre, follow nyo na rin ako sa Facebook page ko. Doon po ako nagpo-post madalas. Doon din ako namimigay ng freebies. Lahat ng sponsor natin nandun, naka-flex. Lahat ng freebies ko din na pwede nyo makuha, nandun din, naka-flex. At sa mga prizes na pwede nyo mapanalunan, nandun lang din, naka-flex. Nabubulol na tayo. So, eto na nga. Papunta tayo ngayon sa Batangas na Sugbo. Bali, magka-camping tayo. Magtatawid dagat tayo. Island. First time ko itong gagawin, ha? Kasi medyo mahaba-haba yung ano natin, day off natin. Bukas na tayo uwi. Kung makikita nyo, madilim pa. Bali, 4:35 pa lang ng umaga. After 2 hours yan, nasa Nasugbo na tayo. Tapos, sa Nasugbo pa lang. Pero tawid dagat, siguro tawid dagat 30 minutes. Tapos magsisetup tayo ng ano, ng tent doon lahat. Tatry na natin. Kinabukasan uwi natin. Tapos kinabukasan din ang gabi, may pasok na tayo. Back to employee na naman tayo. Pero okay lang. That's life talaga. Sabi nga nila, hindi ka pwedeng bumitaw sa bread and butter mo kung yun lang talaga yung meron ka. Well, yun lang talaga. Oh my God. Kala mo kawawang kawawa eh, no? Kaya sa mga ibang empleyado dyan, nakatulad ko, huwag kayo mawala ng pag-asa para makapag-travel. Kung gugustuhin nyo, may paraan. Kung ayaw nyo, maraming dahilan. Ganun lang yon. Nakakapagod, pero mas maganda yung nakakapagod na masaya, di ba? Tulad nitong ginagawa ko. Nakakapagod to, ha? Nararamdaman ko lang yung pagod pag nasa bahay na ako tapos humihilik na ako doon. Yun talaga, pagod ako. So, nasa Pasig tayo ulit. 2 hours. Nasa ano tayo? Nasa Batangas. Tapos, makikita ko sa inyo doon kung magkano yung presyo 1 at kung sino yung pwede natin kontakin once na nandun tayo para hindi na kayo mahirapan naghanap. Kasi sa Batangas, pag ano, pag tawid-tawid dagat, marami dyan. May, yung iba nga dyan, scammer pa. Hindi lahat, ha? Yung iba lang po, may mga nai-scam sa ganyan. Pag wala silang contact o hindi sila kilala sa contact nila. Pero ito, legit tong contact ko. Kasi pangalawang beses na to na maghahatid sila sa akin sa bangka. Ayun, ganun lang. So, ayun lang. Shoutout sa lahat na nagpapa-shoutout sa akin. Sorry po kung hindi ko kayo maisa-isa kasi masyado na kayong madami. Dati kasi konti lang kayo. Nasusulat ko pa kayo sa cellphone ko. Ngayon, mahirap na. So, ayun lang. Sobrang busy lang po kaya hindi tayo madalas makabiyahe. Pero sooner or later, magmamayo na tayo. Lapit na, konting-konting panahon na lang. Tinatapos lang natin yung tag-ulan sa Mayon. So, yun lang. Ride safe sa akin. Ride safe sa mga yan. Yung mga nakikita nyo dyan. Ride safe sa inyo. At ride safe sa lahat ng may biyahe ngayon. Sa lahat ng may rides ngayon. Sa lahat ng tao may hawak ng manobela ngayon. So, yun lang. Ingat! O, ayun na mga katakbong chicks, nandito na tayo sa Maragondon. Maragondon. Ayan o, ayan. Welcome to Maragondon. So, kung nalalabuan kayo sa Arco doon, meron dito mas malinaw. Konti na lang. 43 minutes, andun na po tayo. Medyo nakikita ko doon sa dulo. Sa dulo na nakikita ko, foggy. Siguro mas pagi pa pag lumapit tayo ng lumapit ng bonggang-bongga doon sa dagat. Nakaka-excite kasi first time ko magka-camping sa Batangas. Ay, no. Makapag-camping na pala ako doon pero kasi hindi pa ako vlogger. Tsaka ang tagal na nun eh. Papag-camping na ako at okay naman siya. Sulit naman. Bali yung pupuntahan ko ngayon eh ibang ano naman siya, ibang island naman. Isa-isahin natin sila. Medyo pricey kasi yung bangka lagi akong special doon eh. Kumbaga wala akong ibang kasamang ano, ibang grupo. It's either ako lang o dalawa lang kami.
So, yan yung mga madadaan natin. Ternate, Cabiang Tunnel, pati Pico del Oro. Yun, mga malalagpasan natin. Pero alam ko kasi sa ano, sa Cabiang Tunnel, bawal na magpa-picture doon. May mga nagbabantay na doon. Simula at sa hanggang ano, simula at sa hulihan ng tunnel, may bantay po doon, may CCTV, kaya huhulihin po kayo. Walang choice yung mga police kundi hulihin kayo kasi may CCTV na po doon. Legit po 'yon. Kasi nadaan ako doon last year, gusto ko magpa-picture pero binulungan na ako ng mga bantay na wag na lang hanggat maaari kasi nga hindi maiwasang hindi ka hulihin kasi nga may CCTV. Kaya wala akong choice. Hindi sana magiging ganun yung kung hindi tinambay ng mga motorista eh. Nagkakaroon ng traffic dahil kaka-picture nila. Kaya ayun, nabawasan tuloy ng tambay ng mga motorista. Nabawasan ng mga pwedeng i-rides. Sayang. Ito, may papasukan na naman tayong bago. Sabi, ayan, welcome to Ternate, Cavite. Yun na yun. Nasa Ternate na tayo. Next is Cabiang. Itong truck na to, hindi ko ma... Masyado siyang mabagal magpatakbo. Kalaman, bilis natin eh, no? Takbon chicks lang tayo. Yung ngayon nakakaloko dun eh. Takbon chicks tayo, tapos mas mabagal pa siya sa atin. Grabe, no? Eh, no? Woo! Ganda! Puro buntok-buntok pa dito. Ito na yung ano, ito na yung biyahe na nakakagana. Kasi wala ka lang ibang makikita kundi yan. Mga puno, bundok, halaman. Bihira na lang din yung ano, yung mga matataas na bahay. Ano, sarap magpahingin sa ilalim ng puno na yan, mga ganyan. Ano, ang sarap magkaroon ng bahay sa ilalim ng puno, kahit summer, napakalamig. Yun yung benefit nun. Tapos kakaliwa tayo, Pico del Oro. Dadaanan natin, tapos Cabiang. Tayo. Yan. Wala pa tayo nakikita ang dagat, pero maya-maya meron na yan. Sigurado ako. Tsaka yung pupuntahan natin, White Sand dun. White Sand. White Sand na. Ang linaw pa ng tubig. Para kang nasa Bulinaw. Tapos yung kung usapang wave lang naman. Usapang alon. Panalo din. Wala. Walang alon. Kung meron man, napakahina lang. Eh ako, takot pa naman ako sa dagat na malakas yung alon. Eh. Kahit ang tangkad kong to ha. Di mo ko mapapababa ng ganun-ganun lang sa ano. Ng ganun-ganun lang sa dagat. Pag malakas yung alon. Matatakotin ako. Ayun no. Yan, yung mga bangka na yan, yung mga nakikita nyo yan, sila yung mga naghahatid sa atin sa ano, sa islands. Ganyan yon, ganyan yung bangkang sasakyan natin. Ayun no, puro bundok no, nakikita nyo ba yan? Ang ganda ng daan dito mga katakbong chicks, panalo. Pataas tayo eh oh.
Ganda ng daan kasi ang ganda ng view. Puro bundok-bundok na. Tapos ang daming ano dito. Ang dami rin kainan. Marami rin camping site dito for sure. Ayun no. Makita niyo po yung nakikita ko. Makikita niyo pa kaagad sa mga gilid-gilid. Wait lang. Yung mga pangalan ng mga ano, pangalan ng mga camping site, pangalan ng mga restaurant. Sarap mag-picture dito kaso nagmamadali tayo gawa nga ng magbabangka pa kasi tayo papunta dun sa island eh. Pero panalo. Pero pag may nakita talaga ako magandang spot, magandang view, ah, picture tayo, stop tayo. Doon ko lang sasabihin na hindi naman tayo nagmamadali. Souvenir yun eh. Kita nyo yung daan, no? Ganda, oh. Diba? Oh, double line. Ibig sabihin, bawal mag-overtake dyan. Siguro yung tigas ng ulo. Yun, no? Panalo. Ganda. Mayroon naman palang ganito saan eh, sa Batangas eh. Akala ko pag Batangas puro dagat-dagat lang. I mean papuntang Batangas ah. Ganda rin, panalo. Alam ko may mga puipitik din dito eh, kaya lang hindi ko lang makasala yung mga page nung pumutik sa akin yung mga panahon na yon. Sa kaya pwede mag-selfie. Kanina kasi walang mga gather. Ayun o, no? Ang ganda lang yun ng ganyan eh. Napapaligiran tayo ng bundok. Yan o, no? Simpleng bahay o. Oh. Wala pa akong makitang view na pwedeng pagpicturean ng malupet. Hahanap tayo dyan. Ano? Tunnel. Vertical clearance 4.85 meters. This is it. Pero syempre, ewan ko lang kung pwede magpicture. Pwede. Ayun o. Para selfie tayo. Ah, pwede ba? Alam ko bawal na to, di ba? Pinagbawal na to eh. Tara, picture. Pwede na magpicture? Ah, kasi dati nung pumunta kami, bawal eh. Pinagbabantay eh. Ah, yun lang. Bilis na mo, Cheng. May nanita nga sab. Papa. Ikaw na lang mag-isa. Kahit sa gilid na lang. So, nandito na tayo sa Caribbean Tunnel. Sugunan natin. Gusto nyo lang ba ng tunnel? May alam ako. Punta kayo sa Bonnie Station sa Mandaluyong. Yun, may tunnel din doon sa Robinson Pioneer. Kung tunnel lang yung gusto nyo. Off, daan-daan lang. Yan, last 20 minutes nandun na tayo sa ano, sa port. Sa Nasagbo, Barangay Papaya po tayo pupunta. Pero pag sa nag-Google map ka, sa kalayo ka niya dadalhin eh. Pangalawang punta ko na kaya medyo may idea na ako. Woo! Ganito oh.
Ayun o, dagat! My God, nakikita ko na yung dagat! Ayun na guys, o. Tayo ay nasa dagat. Dagat-dagatan, yun. Tapos dito, alam ko marami nang nag-aalok dyan. Dami aso ah. Yung ganda ng dagat. Alam ko marami nang dyan sa mga tabi-tabi na yan. Yan, yung mga kubo-kubo na yan. Marami nang ano dyan, parang agent, nagtatanong sila kung saan kayo pupunta, yan. Kasi naghahatid din sila. Meron naman dyan, pinapakilala yung mga resort na hawak nila. Marami. Kaya kahit di kayo nakabook, okay lang, pumunta ka dito. Sigurado naman, basta may pera ka. Kasi siyempre, mas mahal pag biglaan kaysa doon sa binook mo, di ba? Ayun na. Tsaka hindi ka ready pag wala kang pera. Di ba? Hindi ka ready pag mali-mali. Pag wala kang, pag hindi ka nag-book, mas mahal yun. Mas malaki expenses. Picture tayo dito yan. Maganda dito mag-picture. Yeah? Ang ganda ng daan, mga katakbong chicks, oh. Grabe! Puro bundok. Amo. Sarap na mamay dito. Panalang-panalo sa view. Yung mga zigzag, yung zigzag road na to, parang mas maano pa siya, mas anong tawag dito, mas scary pa siya kaysa sa Marilake. Ito kasi parang talagang ano eh, banking eh. As in, hihinto ka sa pinaka-corner eh. O hindi lang talaga ako mahilig mag-banking, kaya hindi ko ma-appreciate yung ano, yung sobrang ano niya, yung sobrang pagka-zigzag road niya. Wala, gusto ko lang makita niyo yung daan, napakaganda lang daan, no? Ang smooth. Tapos, walang lubak, ayan. So, walang bantay. Wala. Baka dun pa. Kasi, dito sa Barangay Papaya, magbabayad ka ng 20 pesos para sa environmental fee nila. 20 pesos per head. So, hindi ko alam kung ano nangyari. Pero, dapat may tao dun eh. Baka dito na sila. Last time kasi napunta ko dito, pinagbayad kami 20 pesos per head. Yan, bali pupunta na natin yung bahay ni Nanay Jem. Saan na ba yun? Mga katakbong chicks, nandito na ako ngayon, nag-change outfit na kami, so maganda pag nakalapag ka na dito sa Barangay Papaya, change outfit ka na hanggat maaari, nakachinelas ka na lang kasi pagdating mo dun sa beach, mababasa lahat. Tama pa ako, di ba? So, nakatambay kami dito sa bilyan ng halo-halo yan kasi wala pa yung bangka namin. So, gagawin namin lahat ng package, island hopping, lahat yan. Tapos magdodrone tayo. So, parking nila is 100 pesos. Yung pupunta namin na resort is 600 per head. Overnight na yon. Pag day tour po ng Karayaang. Magkano po? Hindi ko po alam. Hindi. Hindi, nakita ko lang doon si nanay nakaupo. Nakita ang bayla sa kanya. Hi, nanay. Hi sa'yo. So, ayun ang day tour nila, if I'm not mistaken, is 300 pesos lang. Then, yung parking, 100. So, yung overnight naman, nandun na yun. Pero mas maganda magdala kayo ng tent, syempre. Pero nagpaparenta lang sila. At ang pinaka-importante, dapat may contact ba kayo dito. Kasi, saan po ba kayo sa banda ka sa dulo?
San po? Sa Balumbato po. Sa Kairaang po. Ah, maganda nga po to. Opo, okay. Narinig na mas maganda sa Kairaang. Malinaw na malinaw ito. Opo. So, yun lang. Ride safe sa inyong lahat. It's coming. So, while waiting sa bangka namin, kaya muna kaming halo-halo. So, andito na tayo guys. Hindi tayo sakay ng bangka. Ayan yan. Ano yung bangka natin? So, papunta tayo sa Kairaang Island. Mga siguro 15 to 20 minutes yung travel doon. Pero island hopping muna kami, tapos magpapakain ng isda, mga ganun yung ginawa namin last time eh. Pero kasi hindi namin binablog dati yon, pero ngayon ibablog na natin. Papakita ko sa inyo kung gaano kasaya dito. 600 lang, saya na, pero syempre may bayad yung bangka. Sa bangka, makakatipid ka dun kung marami kayo. Alam ko, 3,500 isang bangka, good for 10 person, pero the more na mas konti kayo doon nagmamahal yung bangka. Per head kasi yung singilan pag konti lang. Like sa dalawa lang kami, so medyo pricey, pero abot kaya naman. So yun lang. Kayo tilapia kasi. Salamat po. Ako. Island hopping po. So nandito na po kami sa bangka. Bangka tawag dito. Bangka. So island hopping muna kami. Okay, enjoy na muna. Ganda, di ba? Guys, nandito kami ngayon sa Fish Pidi. So, dapat pang nagpunta ka dito, may mga talaga talaga din. Pag wala naman, misan yung pagpunta. Talaga sila. Tapos, once i-drop mo talaga yung tinapay dito. Legit. legit talaga. Mag-ano sila, magkukungkulan. Mamaya pakita ko sa inyo. Kasi sabi ko po, ito po yung laman ng packet. Balik ako ni Ngok. Ayan! Dapat ganyan. ang ganda na no! Hindi ko na angot! My God! Pala yung best cut. Silipin ko na sa mga.
Huwag ako nalaglag, ha? Nagatangin ako! Baka makalimutan ko wala akong life vest. Look at her. Matatangin ako agad. Ito kulit. Ganda sa ilalim, Jing. O, pakita natin sa kanila. Di ba po? Di ba? Bye! Bye! Parang namukha ko pa ako. Hindi lang, ma'am. Basta relax lang kayo, para lang relax. Wala kayo nagkala. Relax! Let's go na, kuya! Yes! Ah! Where's the place? Malalim daw yan. Ha? Ha? I-picture lang yung sinabang. Wow, ang ganda. Wow, ang ganda. So guys, nandito kami ngayon sa ano, tinatawag nila. Dito nag-flip diving. Tapos dito daw sila tumatalon. Yan. Yan daw sila tumatalon, pero kami hindi kabita. Picture lang. Sabi ni Kuya malalim na ito. Sobrang lang. Bakit sila nakakasin ko? Meray niyo buha pa. Meron mo, no? Kala tayo, Kuya. Oo. Oh, yun. Nalabay tomcuts na. May carrot to. Pagkaganin. Meron na. Meron? Pero may hinala. Pumunta ko na kayo. Para ma-experience. Sikun, saan yung carrot? Talagang pinipilip mo yung pagtalan to. Nabumarge ka. Gusto mo makakita lang exciting. Eh, para matuwa naman kayo. Para hindi lugi yung ano. Hindi lugi yung magpunta natin dito. Hindi, okay lang kami kahit malugi. Okay lang. Mga katakbon chick, solong-solo natin ngayon itong island na to. Dahil dalawa lang kami. Na maganda pa dito. Talaga masusulit mo to kasi unang-una sa lahat. Walang signal dito. Siyempre mas lalong walang wifi, di ba? Kaya kung ako sa inyo, kung pupunta kayo dito sa Karayaang, sa may Batangas, dala kayo ng cards o anything ano, pwedeng maging laro. Pwede nyong magdala kayo ng cards, ano pa ba, Lego. Para mag-enjoy kayo. Kasi kung more on gadgets kayo, hindi kayo mag-enjoy dito. Kasi walang kwenta ang gadgets dito, maliban sa camera. Kasi syempre, Instagrammable tong lugar na to. Kaya ngayon pa lang, mag-isip-isip na kayo.
kung ano yung mga dadalhin nyo pag nandito kayo, paano kayo malilibang. Tapos syempre sa ating gabi, sobrang dilim dito, isang ilaw lang yung bukas, sabi sa amin nung mamahala. Pero kami may mga dala naman kami. Then nababangwala dito. Dala rin kayo ng tubig kasi walang nabibilan dito. As in, walang tindahan dito. Lahat dala nyo dapat. Doon pa lang sa port, bibili nyo na lahat ng kailangan nyo. Pero kasi ako ang ginawa ko, doon pa lang sa bahay, kompleto na ako. As in, wala akong binili dito kasi mas mahal dito. Ultimo yellow, 10 piso isa dito. Pero yung 10 piso na yata talaga ang presyo ng yellow. Inaabutan ko kasi dati 150. Kupit ko pa yung 50 cents doon. Kasi sinasabi ko kahit hindi naman, di ba? Ayun lang. Mag-enjoy lang kayo sa paligid. At nakita niya may drone ko, di ba? Ang ganda. Bukas ng umaga, mag-drone ulit tayo. Sige natin kung ano yung tsura niya pag sunrise.